Hello mga ka-Farmville, welcome to my channel. So nandito tayo para ipakita ang paraan ng pagtatanim ng pipino mula sa seedling hanggang sa pagtatanim. So kailangan natin ng seed, kahit na anong seed, basta magaganda ang tubo. Pipino, eto, saktuhan lang ang laki. So kailangan natin ng chicken manure at saka ng tray. Ito mga ka-farmville, kailangan natin ng seedling tray. So dito natin ilalagay yung chicken manure. Hindi na kailangan natin gumamit ng soil mga ka-farmville, kasi mas effective siya kung chicken manure lang, mabilis ang pagtubo. So lalagyan lang natin ng sa isang tray, kailangan punuin to, and then pag napuno na siya, eto na siya mga ka-farmville. Mapakita na natin yung finish na nagawa. So eto na siya mga ka-farmville. So dito sa seedling tray na to, pinuno na natin ng chicken manure, and then kailangan natin siyang butasan ng konti. Maliit na maliit lang mga ka-farmville, para ang ating pipino ay hindi ma-stress sa pagtubo. So kailangan mababaw lang mga ka-farmville. So bubutas lang tayo ng maliit na maliit, and then lalagay natin yung seed. Isa lang ka-farmville, huwag masyadong marami ha, isa lang, para pagtubo nila hindi sila na-stress. Ito ka-farmville, ito itsura niya. So makikita mo isang patules at saka isang pabilog. Ang patules at saka pabilog, magkaiba yon, baka baliktad ang pagtatanim nyo mga ka-farmville. Yung patules nasa ilalim, yung pabilog sa ibabaw, kasi doon tutubo yung seed. Dito sa seed, dito tutubuan ng dahon. So itatanim natin ng pahiga, and then tatakpan. Kailangan natin punuin tong isang tray mga ka-farmville ha. O pwedeng pa ganyan, o pwedeng pa diretso, bahala na kayo, basta ito pupunuin. So after mapuno ito mga ka-farmville, balik natin sa loob. Kailangan mapuno to. After nating punuan, huwag kalimutang tubigan. Tubigan natin para ka-farmville, yung seed na itinanim natin mabasa, mabilis tumubo. So gagawin natin to every day sa umaga at saka sa hapon. At huwag natin tong ilalagay direct to sunlight. Kailangan dun sa makulimlim na area natin ilagay ang ating seedling tray mga ka-farmville. So after a week, ito na ang magiging result niya mga ka-farmville. Meron na tayo rito, nakapagtanim na rin tayo. So etong natitira, papakita ko lang. Ito yung result for a week lang yan mga ka-farmville. Malaki na siya. So etong ganitong size, pupwede na natin siyang itanim. So papakita ko sa inyo, hindi na natin kailangan ng flat or mag-cultivate na lang tayo ng isang malaking butas. Lalagyan natin ng chicken manure. Punuin mo. And then butas sa gitna. Kumuha ka ng isa. Ayan na siya ka-farmville. Kumuha ka ng konting lupa, iikot mo lang. Yung makakahinga yung halaman mga ka-farmville, yung gulay na itinanim natin. So ayan na siya mga ka-farmville.
Huwag kakalimutang tubigan after nyong ilagay sa lupa. Paikot. Ayan. Ayan na siya, mga ka-Farmville. Ngayon, mga ka-Farmville, ipapakita ko sa inyo yung finished product na nagtumubo na siya for a week na itinanim natin siya. Eto na siya, mga ka-Farmville. Eto na siya. So, eto, 1 week, eto naman. After 1 week, eto na siya. Mga ka-Farmville, makikita nyo. Ayan na siya. Ayan na. After 1 week na itinanim natin. So, ipapakita ko ngayon yung after 2 weeks na tinanim natin. Eto na siya, mga ka-Farmville. Lumaki na siya. Ayan na siya. Ang nakakatuwa rito, mga ka-Farmville, ganito pa lang siya kaliit. May bunga na, mga ka-Farmville. May bulaklak na, may bunga pa. Ayan na siya, ka-Farmville. Oh, makikita mo. Ayan. Ito ang bunga. Ayan, makikita mo. Ayan, bunga na siya, ka-Farmville. Pero, huwag ka munang matuwa, ka-Farmville. Kasi etong bunga na to, dapat mong tanggalin. Kasi hindi na siya lalaki, mga ka-Farmville. So, tatanggalin natin yung bunga. Isa, dalawa, tatlo. Huwag kayong manghihinayang, mga ka-Farmville. Kasi to, pag lumaki to, mababansot siya. Kung ilan lang yung bunga, yun lang. Hindi na siya lalaki. So, kailangan mo rin maglagay ng balag dito, mga ka-Farmville. So, ngayon papakita ko yung 1 month. Ito, 2 weeks siya. Andito na yung 1 month, mga ka-Farmville. Dito tayo. Halika kayo, mga ka-Farmville. Ito na, mga ka-Farmville. 1 month lang to, mga ka-Farmville. Ito na yung result niya. Ayan. Nakakuha na ako ng 2 bunga. Meron pa siya uling bunga. Pwede na itong tanggalin mamaya. So, bilangin natin, mga ka-Farmville, kung ilan yung bunga niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung tinanggal ko rito na nagbunga siya ng 3, huwag kayong manghinayang kasi hindi na siya lalaki kapag tinuloy nyo yon na pagbubunga. Tatanggalin nyo yon para magdire-diretso siya lang bunga. Ayan, mga ka-Farmville, sana sa araw na to marami kayong natutunan. Shout out po uli sa mga taga Hong Kong, Dubai, US, mga kaibigan ko dyan, sa CBC Employment Agency, sa Nadurata Rides. Mga ka-Farmville, punta na kayo rito. Salamat.